puno ng puno ng saging. Sobrang what? Merong ganito dito malapit sa may Pinaka City. So, eto siya. Ipa-vlog namin yung resort para tapos makita nyo naman kung ano yun. At kung interested kayo na gusto nyo nga mag-rent. Yan. Murang-mura lang. Super mura lang. From binigay na lang po namin ng Chatwood for 17 packs po ang pwedeng matulog. So, again, samahan nyo kami today. Puntahan natin ang Casa Manalo Resort. Hi! Ako si Bench! At ako naman si Lovely! And this is Benly the Podcast Stories! Okay mga kapitbahay, nagbabalik na naman po tayo dito sa Benly the Podcast Stories. And today, saan tayo pupunta, Mami? Punta po kami sa Casa Manalo! Resort! Ayan, so ito yung first ever vlog namin na gagamitin na actually namin slightly ang Casa Manalo Resort dahil birthday lang ng aking kaibigan si Joey Jones Alcantara at si JJ. So nandun sila, ipa-vlog namin yung resort para tapos makita nyo naman kung ano yun. At kung interested kayo na gusto nyo nga mag-rent. Yan, murang-mura lang. Super mura lang, from 13,000 binigay na lang po namin ng 10,000 peso at good for 17 packs po ang pwedeng matulog. Kung may excess naman po, pwede naman po natin pag-usapan. Yes. So again, samahan nyo kami today. Puntahan natin ang Casa Manalo Resort. And alam nyo ba guys, isa sa pinakamaganda dito sa Casa Manalo Resort is that it's only 1.5 hours away from Metro Manila or Quezon City. Kasi San Fernando exit lang siya and then malapit lang siya, katabi, halos katabi lang siya ng SM Pampanga. So it's very accessible, hindi mo problema kapag kailangan for grocery or for pamalengke, sobrang lapit lang. And syempre meron tayong mga caretakers talaga na pwede nyo maasahan, mautusan. Wala na kayong iisipin kapag pumunta kayo ng Casa Manalo Resort. Ganun siya ka okay puntahan. Good for family, friends, barkada or mga pang-team building. But first, kami ay bibili muna ng cake ng aming kaibigan kasi wala kaming bit-bit na regalo sa kanya. Hanap na lang kami ng cake. Baka meron dito sa Starbucks. Nandito na tayo sa May San Fernando exit. So, pupunta kayo dito sa Casa Manalo Resort. Yun lang ang i-exitan nyo, San Fernando exit, kasi mas mabilis. From there, sobrang lapit na. Sobrang lapit na. So, kung gano'n siya kalapit guys, ayan ang SM Pampanga. So, we just turn right there. Sobrang lapit niya lang. So, if you see SM Pampanga, lalampasan nyo lang yan ng konti. Tapos, papasok na kayo sa May Beverly. So, just a few meters away, makikita nyo tong Beverly. Ayan, pasok kayo dyan sa May Beverly. Ha? Pasok kayo dyan. So, pagpasok nyo ng Beverly Place, dire-diretso lang yan. Dire-diretso lang yan. Kapag nakita nyo na yung guardhouse dito sa may left side, dito kayo ngayon sa may right. Dyan tayo mag-ride. Ayun, sa may nilabas ng tricycle, dyan tayo mag-ride. Ha? Huwag kayo malilito. Hindi tayo sa Beverly Place. Dito tayo. Ito guys, pag dinaretso yun, makikita nyo tong place na to. Ito yung pinaka main road. Ito, diretso nyo lang yan. Meron siya parang simbahan. Tapos makikita nyo yung mukha namin dyan. Ayan o. No? Makikita yung mukha namin dyan. Wait lang guys. Oh, ang Casa Manalo Resort. Let's go! So kapag nakita nyo yung simbahan na yun, yung road na yun, kakaliwa lang kayo. Sobrang lapit na. Sobrang lapit na. Dire-diretsoin nyo na lang yan. So papasok kayo dito, dire-diretso, dire-diretso. Go, 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 go. Makikita nyo ulit yung poster natin. So dito kayo pupunta ngayon. Dyan! Go, go, go! Guys, kapag nakita nyo yung part na yun, makikita nyo, may papasukan kayo na parang sagingan. So, from the city, ito na yung magiging view nyo pagpapasok na kayo ng Casa Manalo Resort. As in, puro, puno ng puno ng saging. Sobrang, what? Merong ganito dito, malapit sa may Pinaka City. So, ito siya. Ayan, bigla tayo napunta sa parang jungle type na siya. Kaya sobrang relaxing dito. Ito, itong part na to, from the busy streets of Mexico, Pampanga. Ganito naman bigla ang tahimik dito. Makukuha nyo talaga yung peace and quiet and yung bonding na gusto nyo makuha for your family, for your friends, kung mag-jowa man kayo. Makukuha nyo talaga dito. Ito na ang Casa Manalo Resort. So, this is Casa Manalo Resort. Ayan na siya, guys. Ito tour ko sa kayo mamaya dun sa loob pagpasok natin para at least makita natin kung ano ba ang itsura at meron dito sa Casa Manalo Resort. Teka na, ayari ng Casa Manalo. Nagbibideo ka kaming dalawa oh. Sayo siya. Teka na. Hindi atin. Parang hindi atin. First time namin pumunta rito, my goodness. Ito
ako meron sa Casa Malala Resort. Medyo spacious na place kasi we have 1, 2, 3, 4, 4 parkings dito sa loob. Actually, pwede pa sumaga dyan eh. So, pwedeng 6 parking dyan. And then sa gilid, pwede pa tayo mag-park dyan at least 3 cars. At ito yung ating Casa Malala Resort. Every Christmas, honey, the snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. So guys, ito pagpasok nyo ng Casa Manalo Resort, ito meron na kagad tayong bunk beds dito. We have 5 bunk beds. Basically, 10 persons ang kasya dito. And makapaglarap ka tayo ng mga mattresses dito. Good for at least 13 packs tong sa may parang main hall natin. And then, dito kasi pinapatulog lang yun ng Kelly at si Kelsey. Ano yun yung parang pinaka-master's bedroom natin. And then, when you move over here, makikita natin ang ating video camera. Ito ang ating video. So, fully air-conditioned yung loob, pero this one, hindi siya naka-air-conditioned. Pero ayan, andyan yung video set natin. We have one CR here dito for the bungalow house. And then meron din tayong isa pang CR doon sa may parang kitchen area. So, we have two. Ayan mga kapitbahay, again, andito po tayo sa ating Casa Manalo Resort. As you can see, medyo nag-enjoy lang kami. Ito yung may birthday. Yung may birthday, ayan. Nakita nyo na yung pool area. Meron ditong kubo na pwede kayong tumambay. Malamig dyan kapag hapon and ano. Ito naman yung parang lounge area na pwede kayong tumambay. Ako, ang pinaka-favorite ko talaga dito is kapag nagsiswimming, ito yung view. Sobrang gustong-gusto ko yung site na yan kasi sobrang nakaka-relax. Puro puno lang yung nakikita ko. And it reminds me of your serenity and lalang. Masarap, masarap sa puso. Ayun, dito rin sa Casa Malalo Resort, guys, meron tayong lounge area na habang tumatambay yung mga tao dito, merong parang sofa and everything. Ito naman, dito meron tayong tables and chair. Meron tayong buntis dito, yung nasawa ko. May bunti. Ngayon na namin nagamit ito eh. Kaya para kaming bisita dito ngayon. Ayan, so dito yung ano, area kung saan kumakain. Good for 10 packs yan. Dito naman tayo nagluluto with Chef Nika Madrid. Hello! Ayan. Hi guys! Wow! Ayan, so dito sa Casa Manalo Resort, guys, pwede nyo nang gamitin yung ating lutuan. So meron na tayong mga rice cooker dito, water heater. Meron tayong refrigerator dito na using. Meron na tayong mga cooler for ice. Yung LPG natin pwede nyo magamit. So pwede na kayo magluto, wala lang problema. Since meron tayong mga nag-aalaga dito sa Casa Manalo Resort na mga caretakers natin, saka si Kuya Briggs tsaka si Ate Jasmine, eh sila yung pwede nyo yung tanungin kung pag meron kayo pa gustong pabili or anything. So kompleto na dito. Dito rin makikita natin ang ating ihawan. Meron tayong griller dito kung saan pwede kayo magluto, mag-ihaw. Di ba pare? Oh yeah. Oh, ikaw Jay, ano sabi mo ngayon? Good boy. Good boy. Luto-luto muna siya. So ayan, ito yung Casa Manalo Resort. Mamaya lalangoy ako, check nito. Sa pinaka mga gusto ko dito is yung bumabalik si Joey. Oh, game. Ano yung para sa charity na yan? Ito yung gagawin namin ngayon na ano, charity event namin na mga kakuya ko. Yan, yan. Balik Eskwela Program, mga Supremo, mga Eagles yan, natin. Yan, yan, yan. Sila yung ano, sila yung mga kasama ko sa Supremo Executive Eagles Philippines. Kumbaga, pag may mga projects kami ng mga kunyari, mga charities na pwede namin tulungan, yung mga deserve talaga na pabigyan ng tulong. Kaya pa ako sa mana yun. Kaya problema dito kay Joey. Kasi dati, nag-i-English ako eh. Pag umarap si Joey sa camera, talaga automatic nagsha-shutdown yung bibig niya. Pero madaldal talaga yan. Pero yung again, sa Eagles kasi, marami silang ginagawang good works to actually help our nation. So, lalo na ngayon, tatlo kami na may birthday, kaya pinagsama-sama na rin namin at saka pinagsabay namin para isang handaan na lang din. Yo. Tsaka yung mga goods, mga bags, mga school supplies, talagang pinipare namin, mga toys. Yo. See you on 20. August 20 yan, gagawin yan sa kanila. Sunday. Sana soon, mga kasama ko yung mga kakuya ko sa Supremo Executive. And then, Ben Liz yan, sila Sir Bench, sila Ma'am Lovely. Sana merge kami, isang ano lang. Lagi naman kami nagbibigay ng lagi ng help when it comes to charity. Kapag si Joey kasi hilig niya yan, every birthday niya, pero siyang ginagawa ng charity work. Kami kahit papano, happy kami kasi kahit papano, nagiging part kami nun kapag tumutulong kami. Ang pinakamaganda dito guys, mamaya kapag nakita niyo yung night. So nakita niyo
nyo na yung day scene niya, no? Day scene. Kapag yung gabi, iba na naman yung itsura niya. So, tignan nyo ito mamaya. Mamaya pala mag-swimming ako. So, mamaya, ligo-ligo na. Happy birthday, Joey. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dahil dyan, happy birthday, Joey. Kakain na kami. Kasi may nagluto ng pasta. Ang pasta, ni Nika. Yay! Chef Nika Madrid. Yeah. So, ito na mga kapitbahay. Ngayon ay tayo ay magsi-swimming. Nagpalit na ako sa Casa Malal Resort. Oh, si Jake Cuenca daw. Si Jake Cuenca. Oh, yeah. Oh, yeah. Ayan, dito sa Casa Malal Resort, kailangan syempre naka-proper attire tayo. Pero yung mga ganitong t-shirt, yung mga pang-workout, pwede naman. Wala akong proper attire. Ayan, pwede na yan. Actually, first time ko pala mag-swimming dito. Hindi waterproof tong aking camera, pero okay na yan. Ayan! Uy! Biglang lalim nga. This is Casa Malal Resort. Itong pool natin guys, 20 square meters lang siya. For some, maliit siya, pero good for family use na talaga siya. 5 feet itong lalim ng pool natin and hindi siya malamig kapag gabi. Hindi din naman siya hot spring, okay? Hindi siya hot spring, pero the water is very nice and it's very, very good. Tayo muna natin siya dito habang tayo ay maliligo. Paharap ko lang to magkaroon ng resort na ganito and finally natupad siya. Meron kaming rest house ng aking asawa, ng aming family na magagamit namin forever and ever and ever. So happy! Isang bagay pa na gusto kong i-share sa inyo guys is that lahat ng mga pwede nyo ipangarap sa buhay, matutupad yan. As long as you pray for it, you work hard for it, hindi man siya makukuha sa tamang panahon na gusto nyo siyang makuha. Like, gusto nyo kunyari 2023, makakuha ko ng ganito, ganyan. Hindi man siya ibibigay sa inyo ni Lord, pero pag dinasal nyo siya, you work hard for it, and you pray a lot for it, in time, in God's perfect time, ibibigay sa inyo yung gift na gusto nyo. Keep the faith, guys. Keep the faith. God is good all the time. So we have Assis in the house. Come on, bro. We got a show tomorrow sa Paranaque with my group A63. I got 2 songs out on Spotify right now, Whoop Whoop and Better. Check it out. Whoop Whoop. Ito na mga kapitbahay ang magiging banding namin dahil bawal na tayong gumimik-gimik dahil tayo ay may mga batang anak. Swimming na lang tayo mga kapitbahay. Actually no, hindi malamig yung tubig mga kapitbahay kapag pumunta kayo sa Casa Manalo Resort. Again, sa lahat ng mga nagtatanong, please visit our page, Casa Manalo Resort. Meron 100,000 plus ata na followers yan. Check nyo yung Facebook page namin. Yung rates namin for off-season is 10,000. Good for 12 to 17 packs na yon mga kapitbahay. Tapos that's check-in 3 PM to 11 AM the next day. So that's 20 hours use. Up to 17 packs ang pwede matulog dito. Pwede nyo na gamitin yung video key, pwede nyo na gamitin yung wifi. Pag gagamitin nyo at magluluto kayo, may charge lang kami na 500 pesos for the LPG. Tapos kung may visitors kayo pero hindi matutulog, okay, take note, hindi matutulog dito kasi hanggang 17 lang talaga dahil hanggang doon lang yung kaya namin accommodate na people for sleeping. Pwede naman sila mag-visit. 200 per head ang i-charge
namin kapag bibisit lang sila sa inyo to actually go and, you know, bond with you guys. Pero kapag peak season kasi namin, we're 13,500. So habang hindi peak season, 10,000 lang siya. Book na kayo, di ba? Book na kayo. Marami na nagpapabook ng around November or December. So yung mga Christmas party whatsoever, dito nila gagawin. Pero alam nyo guys, sa mga ma-share ko sa inyo, we're just so blessed that since nabili namin tong property na to until this August, lagi kaming fully booked. And that means nakakapagpasyado ko. Ibig sabihin, yes, kumikita kami kahit pa paano. Pero ang maganda is nakakabigay kami ng opportunity kay na Kuya Briggs sa akin, kay Ate Jasmine na mabigyan sila ng worth. Sila yung namamahala dito. Kumbaga sila yung nag-aalaga ng resort to make it clean and tidy every single time. Sobrang blessed kami and thankful kami kay Lord. Sa lahat ng mga nagbo-book, thank you so much. Sa lahat ng mga nag-book at napalit itong vlog namin, please tag us your photos so we can share it so that a lot of people could actually go here and enjoy it with their family. Like us. We enjoy this time. Kasa Manalo Resort. And syempre, mura-mura lang yan. Sinabi ko na kanina kung magkano, 10,000 pesos, sobrang okay na yan. Ito nyo naman yung laki ng place. Sobrang sulit na yan. So, again, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video na to. And again, this is Bench. Lovely! And this is Benly, the Pangas Stories. Bye!